Hopefully, di tayo dun sa part na sinasagit sa anan niya yung players. Good? Hindi? Again dito guys, it's the same with Toad, si Maya. Mataas yung ano niya, yung sumakulit. Crit resist niya. So, you need at least 175 to 180% na final crit para makrit lock niya yung Maya. Same with Toad. And Taugong ka. Pero it doesn't end there guys ah. Ang si Maya mataas din po ang ano, ang dodge. So you may notice na magmi-miss din ako sa kay Maya. Ayan, nagmi-miss ako. Kasi mataas yung dodge nito. So init. Kailangan niya rin pataasin yung hit rate niya. What's the point of consistent crit kung hindi kayo tumatama? Ako mag-party kasi sobrang lag ngayong oras. Sorry. Tapya. Mga time na mamalasin kayo na hindi mag-crit yung cross reaper slasher nyo kahit nag-stuck kayo ng assassination part, that's fine. Bawian nyo na lang ng next rotation ng skill nyo or something. Ayun. Ah, no! Oh, buhay tayo. Ah, no! Sorry! Barrier na naman. Isa sa mga kinainisan ko yung barrier or defensive stance ni Maya kasi nabablock tong spinning blade saka cross reaper slasher yung rolling matter natin kaya bad trip siya. Kaya may retake down din tong insan yun. Mga natutuwa lang na banata to yung mga arcade or yung mga merong bonus damage sa large monster. Ayan, nawala na yun. Laglang talaga. Sobrang laglang talaga. Which, sa bagay kasi nag-extreme ako tapos nare-record ko siya. Of course, for BH content na rin. So, hindi muna natin siya, no, atakihin. But we still have enhanced sighting pa naman. So, ayun. Yung magandang kaparty dito sa Maya is bard saka mechanic para tumaas talaga yung damage ninyo. Bukod sa sobrang kunat nito, mataas na yung touch rate niya. And I think weapon perfection ata gives out final hit din sa SE. I'm not sure about that. Di ako mechanic so pakiconfirm na lang. Naglag tayo. Father. I think CD pa yung ano natin yan. Port natin. Ilan na lang ba HP? I think more than enough para makabalik tayo. So, too bad lang. Pero okay lang. If yung damage ranking coin yung makuha natin. Kasi
yung participation coin mas madali makuha siya. But if wala makuha na coin, then better luck next time. Pero gusto ko talaga makuha yung bracket. But I think they're gonna be moving to Prayoni first. Sabay port sa Maya. Ay, sabay port sa Kraken. I think yun yung hunch ko dito sa rotation nila. And nag-spawn na rin si Vaga. And nag-spawn na rin si what? Or Kiro. And Feiro. So, dami naka-up ngayon. So, asa sila ano? Sila Hayards? Kung kailangan ko si Hayards, saka wala. Bayan. Yung flywing ko, parang tinalunan ko lang yung isang ano, isang square, ilang square inch ang ano, ng tiles ng ano. Uy! Mother father. Sayang. Ilan na lang HP nun? Saktong sakto yung pag-charge niya. Kaya need na natin talaga mag-refine ng kanilang cloak and the boots para kumuha tayo lalo. Then when the time comes, siguro kaya na natin sustain yun. Then ipa-tear up na rin natin yung balcony natin. So yun out, kasi we will have additional slot ng card. Then pwede tayo magdagdag ng mga reduction, additional reduction cards. So, pero if hindi natin makuha yung ano neto, that's fine. Kasi meron namang ibang MVPs like Prioni and Kraken. So, still have a lot of opportunities para magano tawag dito, makapag gather or procure ng MVP and mini coins. So, it's at the end of the world na if hindi tayo makuha dito. Ganito. Asan yung Maya? Tik pa. School Lord. Ako nag-barrier. Diyos ko Lord. Na-block tuloy yung ano. And I think mag-ano sila. Eh nga, walang ano coin. So I think direkta sila ng ano, ng Prioni kasi si Vaga nakaspawn na rin. So I think Vaga unahin nila. So, we're not certain yet, pero sino yung ano, sila. Okay. Pailan tayo? Kaya natin ulit. So, how much damage with him? Almost 1%. Not bad.